paano makakatulong sa mga lupon tagapamayapa ang pagbabasa po nitong mga Supreme Court decisions na ito? Para po dun sa mga kabarangay natin na hindi masyado dito sa aking mga sinasabing ito. Alam niyo po, itong mga mababasa niyo dito po sa Supreme Court decided cases, ito po ay mga pangyayari sa buhay ng tao na totoong naganap. Ito pong mga bagay na aking babanggitin ay mga pangunahing tulong na maaaring maibigay ng pagbabasa nito. Una, ang mga desisyon ng Supreme Court ay naglilinaw sa malalabong provision ng batas. Sa pamamagitan po nito, mas madaling maiintindihan ng mga lupon tagapamayapa kung paano dapat ipatupad ang mga alituntunin ng katarungang pambarangay. Number two, makakakuha ng aral ang lupon mula sa mga kasong hinawakan ng Supreme Court. Maaaring gamitin nila ito bilang batayan sa paghawak ng mga kahalintulad na sitwasyon sa kanilang barangay. Number three, ang mga jurisprudence ay naglalaman ng mga halimbawa ng mga tamang proseso, pati na rin po ang mga pagkakamali na dapat iwasan. Okay? Sa pag-aaral ng mga ito, masisiguro ng mga lupon na ang kanilang mga ginagawa o sa arbitration ang kanilang mga desisyon at hakbang ay naaayon sa batas. Number four, kapag nakabatay ang mga aksyon at desisyon ng lupon sa mga prinsipyo at patnubay mula sa mga Supreme Court rulings, mas magiging lehitimo at katanggap-tanggap ang kanilang trabaho sa barangay o sa community na kanilang kinabibilangan. Number five, kung sakaling umakyat na sa mas mataas na hukuman ang isang kaso mula sa barangay, mas magiging handa ang lupon kung batid nila ang mga jurisprudence. Maiiwasan din po dito mga kabarangay ang mga pagkukulang na maaaring magdulot ng hindi pagkilala sa kanilang desisyon ng korte. Number six, maraming mga Supreme Court rulings ang nagbibigay diin sa karapatan ng bawat individual sa patas na proseso. Makakatulong ito sa lupon upang siguraduhin ang kanilang mga hakbang ay tumutugon sa mga prinsipyo ng batas. Kaya mga kabarangay, mga kapwa ko lupon, sa pamamagitan po ng pag-aaral at pag-unawa sa mga Supreme Court decisions o jurisprudence, mas nagiging handa at epektibo ang mga miyembro ng lupon tagapamayapa sa kanilang tungkulin. Nagbibigay po sa mga lupon ng gabay sa una, tamang interpretasyon ng batas. Pangalawa, yung pag-iwas sa mga pagkakamali. At pangatlo, yung pagtiyak na ang kanilang mga payo at desisyon ay atas, lehitimo at naaayon sa mga prinsipyo ng katarungan. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito?
Dahil, mga kabarangay, ito pong ating katarungang pambarangay channel dito sa YouTube. Ang ipinopromote ko po ay matutunan, mag-aral ang mga lupon, matuto ang mga lupon, pati po ang mga members ng barangay, ng community, tungkol sa katarungang pambarangay. Kasi po, napakaganda ng tutos na ito. Pero tila isa sa mga hindi napapansin, hindi napapractice. Samantalang, kailangan po malaman ng bawat isa sa atin ano ang katarungang pambarangay at ano ang ating mga karapatan under this law. Ayan mga kabarangay, marami pong salamat muli sa inyong pagtitiyaga na manood dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Muli, salamat po. Ako po si Jeffrey.